Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumayo rin. Maligaya po nating ipinagdiriwang ang kapistahan ng Panginoong Jesucristo, walang hanggan at dakilang pari. Hilingin ko po sa inyo ang inyong taimtim na dasal sapagkat ngayong umaga ay ipagdiriwang din natin ang misa ng pasasalamat sa kanonisasyon, yung deklarasyon maging santo ng isang bagong santo, si San Charles de Foucault. Makikita niyo ang kanyang mga litrato sa mga banner sa paligid ng ating simbahan. Bagong santo po ito, naway ipagdasal tayo ni San Charles de Foucault sa ating pang-araw-araw na buhay. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ako ng kasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong inalunta niya. Pinupuri ka namin, pinarangal ka na. Sinasamba ka namin, ipinakuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang pinakulihan, ang iyong Diyos, Amin ang langit, Diyos amang mapapangyarihan. Maawa ka sa
Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, hinirang mo ang iyong bugtong na anak na maging kataas-taasan at walang hanggang pari para sa iyong kaluwalhatian at para sa aming kaligtasan. Marapatin mo na sa pagkakaloob ng Espiritu Santo ang iyong mga hinirang na mga lingkod at katiwala ng iyong misteryo ay makatupad ng may katapatang lubos sa atas ng paglilingkod na kanilang tinanggap. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Elias kay Akab, "Lumakad ka na, maaari ka nang kumain at uminom. Naririnig ko na ang lagunos ng ulan." Samantalang si Akab ay kumakain at umiinom, umakyat si Elias sa taluktok ng Karmelo, sumubsob sa lupa. Sinabi niya sa kanyang utusan, "Tumaas ka pa ng kaunti at tumanaw ka sa dagat." Umakyat nga ang utusan at tumanaw sa dagat. "Wala po akong makitang anuman," wika ng utosan. "Ulitin mong makapito," utos ni Elias. Sa ikapitong pagtanaw, napasigaw ang utosan, "May nakikita po akong gapalad na ulap na pumapailang lang mula sa dagat." "Madali ka," sabi ni Elias. "Sabihin mo kay Akab na singkawan ang karwahe at lumusong kaagad. Baka siya'y hindi makaalis dahil sa ulan." Kapag dakay nagdilim ang langit sa kapal ng ulap at biglang bumuhos ang malakas na ulan, sumakay si Akab sa karwahe at nagmamadaling nagtungo sa Jezreel. Kinasihan si Elias ng kapangyarihan ng Panginoon. Inililis niya ang damit at tumakbo sa unahan ng karwahe ng hari hanggang sa pagpasok sa Jezreel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Diyos, dapat kang awitan, sa Siyon ay papurihan. O Diyos, dapat kang awitan, sa Siyon ay papurihan. Umuulan sa lupain, ganito mo kinalinga. Umuunlad ang lupait, tumataba iyong lupa. Patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis. Sa halamang nasa lupa ay ito ang dumidilig. Ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinait.
O Diyos, dapat kang awitan, sa Siyon ay papurihan. Sa binungkal na bukirin, ang ulan ay masagana. Ang bukirin ay matubig at palaging basang-basa. Sa banayad na pag-ulan ay lumambot yaong lupa. Kaya naman pati tanim ay malago at sariwa. O Diyos, dapat kang awitan, sa Siyon ay papurihan. Nag-aani ng marami sa tulong mong ginagawa. At saan man magpunta kay masaganang masagana, ang pastulay punong-puno ng matabang mga kawan, naghahari yaong galak sa lahat ng kaburulan. O Diyos, dapat kang awitan, sa Siyon ay papurihan. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga iskriba at mga pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig nyo na nung una iniutos sa mga tao, huwag kang papatay, ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit kayo'y sinasabi sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman, ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin, at sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulul ka, ay mapapasapoy sa impyerno. Kaya kung naghahandog ka na sa Diyos at maalala mo may sama ng loob sa iyong kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo sa kanya, saka ka bumalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa inyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon, bago pa niya iharap sa hukom. At kung hindi ibibigay kanya sa hukom, na magbibigay naman sa iyo sa tanod, at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-huling kusing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kahapon po ng hapon, may isang pamilyang dumalaw sa akin. Nanay, tatay, dalawang anak. Hindi ko na po babanggitin
ang mga partikular. Banggitin ko na lang yung bata. Ang pangalan ng bata ay si Joaquin. Hawak-hawak ng nanay. Nagpapasalamat sa Diyos ang nanay, gayon din ang tatay. Ang tatay na ito, katulad ninyo, katulad ng deboto, isang araw, umiiyak lamang dito ang tatay sapagkat ito yung description ng nanay sa anak niya. Kasi, marami, syempre dito marami ko mga bisita, bigla na lang papasok eh. At sa totoo lang, yung pamilya, bigla na lang dumating. Marami na lang pumapasok dito sa buhay ko na hindi ko control. Papaalis na yung pare. Pinakilala ko sa pamilya. Nagtanong ang pare tungkol sa kalagayan ng pamilya. Ang sabi ng nanay, ang anak ko lifeless. Walang buhay. Kaya umiiyak ang tatay. Ito, buhay! Alam niyo ba yun? Alam ko, inaanto kayo. Pero sa akin, pare, sa Biblia lamang yan eh. Noon pa yan, sa malayong lugar. Sabi ng nanay, lifeless ang aking anak. Katulad ng isang nanay. Nasa, ewan ko, mga lalaki tayo. Sinapupunan niya. Naging lifeless. Kapon binasbasan ko itong batang ito. Tuwan-tuwa ang kanyang isang kapatid. Masayang-masaya ang kanyang tatay. Lalong-lalo ni nanay. Sapagkat namatay. At ngayon ay buhay. Ngayon ay isang dakilang kapistahan, malalim, mayaman. Alam niyo man ang simbahan upang lumalim ang ating apresasyon. Siyempre, Nuestro Padre Jesus Nazareno, isang napakadakilang at napakamahalagang titulo. Walang hanggan at dakilang pari. Ayon sa orden ni Melchizedek, niluluwalhati, sinasamba. Kalimutan nyo na siguro yung mga malalalim na konsepto. Pero huwag nyong kalimutan, mga kapatid. Katulad ninyo, umiiyak, nawalan ng anak. Kahapon, buhay. Buhay. Tuwan-tuwa yung kapatid niya. May buhay siyang kapatid na lalaki. Yan ang sinasabi ko. Kung hindi pa kayo mantig, kung hindi pa kayo mapaiyak, pambiblia lamang yan. Hindi ito pelikula, hindi itong istoryang inimbento ko. Hindi ito fiksyon o kathang isip na napakagandang hinabi sa mga palamuting kwento at salita. Totoo ito. Sige na po, medyo. Yung aking asignatura, paliwanag. Bigyan tayo ng lakas ng salita ng Diyos. Unang pagbasa natin, unang hari. Diba tagtuyot noon? Tagtuyot, walang ulan, sa pamamagitan ng milagro ng Diyos, Propeta Elias, bumagsak ang ulan. Dumating. Ha? Meron ng tubig para sa mga pananim. Yun po, milagro ng Diyos.
at sa ating Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Huwag na tayong magkungwari. Huwag na tayong dalawa ang mukha. Huwag ka ng plastic. Huwag ka ng hipokrito. Huwag ka ng pariseyo. Itigil mo na yung pagkukungwari mo. Panluloko mo sa kapwa, niloloko mo sarili mo. Maging tunay ka. Tunay na mabait na tao. Hindi lamang panlabas yan. Hindi lamang pakitan tao. Kung pakitan tao lamang yan, panlabas lamang yan, superficial lamang yan, mababaw lamang yan, hindi ka makakapasok sa langit. Yan ang, at ito'y mga sama ng loob, mga tinatago mong puot, inggit, galit, na nakatago. Yan ba'y laman ng puso mo? Ha? Puot, inggit, sama ng loob, sa mga particular na tao, matanda ka na, yan pa, pagbukas ng ating mga puso, malinis ba yan? Punong-puno ba ng generosidad ba yan? Punong-puno ba ng pagmamahal yan o puro kabulukan? Mabaho pala? Nagpapabango ka? Ah, tama na, ha? Ah, pagnilayan po natin. Makalimutan nyo na lahat. Gusto ko lang magbigay puri sa inyo na totoo ang Panginoon. Talaga ang Nuestro Padre Jesus Nazareno, eternal at dakila, walang hanggang pari. Sapagkat ako mismo nakita ng mata ko, nahawakan ko, nabasbasan ko ng kamay ng Nazareno, itong batang patay at ngayon nabuhay. Sige na po. Sa tulong ni Maria at ni San Jose, mamaya po, meron po tayong pasasalamat ng kanonisasyon. Bagong santo ito. Charles, St. Charles de Foucault. Sumasaksi sa kahirapan ni Jesus. Nawa po ay patuloy po tayong tumalima sa kanyang kabutihang loob. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bagamat nabubuhay tayo sa mundo, hindi tayo nabibilang sa mundo. Tinatawagan tayo ng katotohanan ito upang manalangin para sa lahat ng tao kaysa ni Kristo na hindi nagnanais na may maligaw ng landas. Nanalangin si Jesus sa Ama para sa tunay na pagkakaisa ng lahat ng kanyang mga anak, manalangin tayo sa Ama. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng Kristiyano naway sumampalataya sa pag-ibig ng Diyos at makatagpo ng pagkakaisa sa nag-iisang pastol, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway maging saksi sa katotohanan ng kanilang pananampalataya, lalo na sa paggamit ng kanilang kapangyarihan at sa pagtupad ng kanilang mga pananagutan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyanong tapat sa pananampalataya naway magsikap na maging banal sa kanilang araw-araw na pamumuhay, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga matatanda, mga nangungulila, mga may kapansanan at may sakit naway magtiwala sa Diyos na nagpapalakas sa kanila sa pamamagitan ng init ng kanyang presensya, manalangin tayo.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang mamayani ang kapayapaan sa Ukraine at sa buong mundo at ipag-adya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pag-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway mabuhay na walang hanggan kasama ng Diyos ng pag-ibig, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Butihing Ama, habang iniibig namin ang isa't isa, nabubuhay ka sa amin at nagiging ganap ang iyong pag-ibig na nasa amin. Tanggapin mo ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang aming tagapamagitang si Jesucristo ay siya nawang tumulong sa amin upang maging kalugod-lugod sa iyo ang aming mga handog na ito at kami naway gawin mong kalugod-lugod na hain sa iyo sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa paglukob ng Espiritu Santong ang iyong anak ay naging lingkod mo upang maihain ang bagong tipang walang hanggan at ang pagganap nito'y mapa sa iyong sambayanan. Itinampok niya kaming sambayanan mo upang kaming makapaglingkod sa iyo. Ipinamana niya ang kanyang ginampanan sa mga hinirang at pinatunguhan ng mga kamay. Sa pagsasalo sa huling hapunan ng paghahain ng anak mong muling nabuhay, ay pinangunguluhan ng mga hinirang para magmalasakit sa iyong angkang dinulutan ng salita mo at pagkaing bumubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagi niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan
niyahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinali namin sa iyong tinapin na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kayo, kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mapumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora. Nang kabiyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol ni Saint San Charles de Foucault, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos at turo ni Kristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunguyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magdulot nawa sa amin ng ibayong buhay ang banal na paghahay na aming ipinagdiriwang at tinanggap upang sa aming matibay na bigkis ng pagmamahal sa iyo, kami manatiling nagbubunga na magtatampok sa amin sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyak mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan yung angkan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po yung mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito na huwag maalala ng mga pangako sa binyag na naibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama
Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesus Cristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, ibibintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa isang ng aming kaligtasan. Magsiyo po muna po ang lahat.